para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. Simpleng pagulita ng araw ng mga bayani sa lungsod ng San Pablo, itinaguyod ni Mayor Vicente V. Amante. Mayora Jem Castillo para nangalan ng Silent International Leadership Award 2023 sa September 25. GAD benchmarking ng pamahalang lungsod ng San Pablo sa lungsod ng Antipolo pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante. Mahigit 800 ang beneficiaries ng ikatlong distrito ng Laguna na bigyan ng cash assistance ni Congressman Loreto S. Amante. Praise Committee members nagpulong para sa validation ng mga natatanging kawani ng pamahalang lungsod ng San Pablo 2023. Sangguniang panglungsod ng San Pablo patuloy sa pagsasabatas ng mga mahalagang resolusyon at ordinansa. At narito ang mga detalye. Simpleng paggunita ng araw ng mga pambansang bayani sa lungsod ng San Pablo, itinaguyod ni Mayor Vicente V. Amante. Sa pagtataguyod ni Mayor Vicente V. Amante, ay naisagawa ang isang simpleng programa para sa paggunita ng araw ng mga pambansang bayani ng lungsod ng San Pablo. Noong August 28 ng umaga na ginanap sa Pamana Hall, nakiisa si Araling Panlipunan Education Program Supervisor Aileen Roda para sa mensahe ng kabayanihan at ang SPC Integrated High School Teachers Choral na umawit ng Lupang Hinirang, Himno ng San Pablo at Awiting Makabayan ng Bayan Ko. Dumalo sa programa sina Councilor Carmela A. Acevedo, Executive Secretary to the Mayor Christine A. Picasso, mga pinuno at pangalawang pinuno ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod at mga kawani, mga pinuno at kawani ng mga national agencies at mga miyembro ng iba't ibang civil society organizations. Naging makabuluhan ang paggunita sa isinagawang pag-aaling ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan sa Doña Leonila Park. Carlo Velasco, nag-uulat. Mayora Jem Castillo pararangalan ng Thailand International Leadership Award 2023 sa September 25. Dahilan sa pagtulong sa sektor ng mga kababaihan, kabataan at mga nakakatanda at mga inisyatibo na matulungan ng mga maliliit na negosyante ng pamilihang bayan ng lungsod ng San Pablo, ay pararangalan si Mayora Jem Castillo para sa Thailand International Leadership Award 2023 sa darating na September 25, 2023 sa Bayok Sky Tower, Bangkok, Thailand. Si Mayora Jem na isang public servant, singer at philanthropist ay gagawaran ng Asia's Woman of Compassion for Humanitarian Welfare and Versatile Singer Actress Award of the Year. Christine Mejica, nag-uulat. GAD benchmarking ng pamahalaang lungsod ng San Pablo sa lungsod ng Antipolo pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante. Pinangunahan ni City Administrator Larry S. Amante ang dalawang araw na Gender and Development Benchmarking Seminar ng pamahalaang lungsod ng San Pablo sa Antipolo City noong August 29 to 30, 2023. Kasama ni City Administrator sina DILG CLGOO 6 Maria Alma Barrientos, Konsehala Carmela A. Acevedo, Executive Secretary to the Mayor Christine A. Picasso, mga department heads ng iba't ibang tanggapan, mga kawani, at ilang mga NGO representatives na bumubuo sa Gender and Development Focal Point System. Ang GAD benchmarking ay ginawa upang lalo pang mapalawig ang mga programa at proyekto ng lungsod batay sa mga best practices ng pamahalaang lokal ng Antipolo. Lubos naman ang naging pagtanggap ni Mayor June Henares III ng Antipolo kasama ang kanilang City Administrator Attorney Henry Rosantina, City Planning Department Officer Rowena T. Sapanta at City Social Welfare Service Officer Preshan Canlas, ang lahat ng tagalunsod ng San Pablo. Ito si Nixon Zonglay, nag-uulat. Higit 800 beneficiaries ng ikatlong distrito ng Laguna na bigyan ng cash assistant ni Congressman Loreto S. Amante. May 801 beneficiaries mula sa iba't ibang bayan ng ikatlong distrito ng Laguna ang nabigyan ng medical, burial at financial assistance sa ginanap na payout noong August 25 sa San Pablo Central Gymnasium para sa cash aid assistant sa ilalim ng AIX program ni Cong Loreto S. Amante, kinatawan ng 3rd District ng Laguna. Ito ay tuwirang pakipag-ugnayan ng butihing Congressman kay House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez
sa may pagtulungan ng Department of Social Welfare and Development. Katuwang rin sina Board Member Yancy Amante at 3rd District First Lady Madet J. Amante. Darwin Paborito nag-uulat. Press Committee members nagpulong para sa validation ng mga natanging kawanin ng pamahalaang lungsod ng San Pablo 2023. Nagpulong noong Agosto 24 ng umaga ang mga miyembro ng Press Committee sa tanggapan ng CHRMO para sa validation ng mga itatanghal na tanging kawanin ng pamahalaang lungsod ng San Pablo 2023. Ito ay isa sa mahalagang programa na itinaguyod ni Mayor Vicente V. Amante sa pakipagtulungan ng City Human Resource and Management Office bilang bahagi ng pagdiriwang ng 123rd anniversary ng Philippine Civil Service ngayong buwan ng Setyembre. Mayroong 8 sa job order, 10 sa first level at 12 naman sa second level na nominado sa natanging kawani 2023. Naging basehan ng pagpili ng natanging kawani ay ang nominasyon mula sa kanilang department heads, performance rating, walang complaints sa grievance at walang disallowances. Nag-uulat, Lloyd Arias. Sangguni ang panunsod ng San Pablo patuloy sa pagsasabatas ng mga mahalagang resolusyon at ordinansa. Mga pinagtibay ng resolusyon sa 59th regular session ng sangguni ang panunsod noong Agosto 29 ang pag-ratify ng MOA para sa bulk water supply sa pagitan ng pamahalaang lokal at SPC Water District. Pag-amyenda sa Resolution 662, Series 2023 para sa pagbabago ng representative ng PNP. MOA ng PLSP College of Nursing sa City Health Office at MOA ng City Government sa DSWD. Pag-aproba ng budget realignment at reprogramming ng POC-POPS Plan 2023 to 2025 at supplemental budget ng Barangays 2E at 4C. Pinagtibay naman ang ordinansa ni Councilor Angelita Iyang na an ordinance creating the San Pablo City Literacy Council. Erica Tikis nagbabalita. City Veterinary Office, regular na pagsasagawa ng Friday Vaccination Day noong August 25. Peso San Pablo, sa mga nais mag-apply bilang unit manager, financial advisor sa AIA Philippines Film Life Tower, maaaring magpadala ng curriculum vitae at portfolio sa email address na veronica.castillo@aia.com. Sa messenger na Veron De La Cruz o tumawag sa mobile number 0917-1201-852. City Cooperative Office, nagsagawa ng co-op information campaign sa isinagawang pagpupulong ng Liga ng Mga Barangay sa ABC Hall noong August 24. San Pablo City Police Station, sa pangunguna ni Police Executive Master Sergeant Ramil Suministrato, ay nagsagawa ang San Pablo City Police Station ng visitation at inspection noong August 26 sa mga naka-duty na police personnel sa kani-kanilang respective post, upang magpaalaala na palagi ang maging alerto, handa at magalang at panatili ng tamang bihis ng mga kapulisan. CTMO, ongoing na paglalagay ng mga street signages sa main thoroughfare ng lungsod ng San Pablo na proyekto ng DILG at ng pamahalaang lungsod. CDRRMO, agarang pagresponde sa iba't ibang vehicular accidents noong August 25 hanggang August 28. Pagbibigay ng first aid at pagdadala sa ospital sa mga biktima ng mga aksidente sa e-bike na naganap sa Del Remedio, motorcycle accident sa San Lucas II, San Ignacio, San Gabriel, San Roque at Del Remedio at nasabugan ng gulong sa San Antonio II. San Pablo City Fire Station, pagdalo ng mga Bureau of Fire personnel sa programa ng pagunita ng Pambansang Araw ng Mga Bayani noong August 28, na ginanap sa Pamana Hall at pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng mga bayani sa Doña Leonila Park. Fit Center, San Pablo City, pagbisita at pag-inspeksyon ng mga staff ng Agricultural Program Coordinating Office at Regional Crop Protection Center sa 10,000 coffee seedlings mula sa DA-4A para sa mga coffee farmers ng lungsod. Ang proyekto ay sa ilalim ng City Agriculture Office sa pangungunan ni City Coffee Focal Person Mayra Albaera. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente V. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang CIO Weekly Report.